Hello mga kagitara, tuturo ko naman ngayon yung ibang strumming na tinuro ko last time. Downstrokes. Dating lesson natin ay puro downstroke siya na apat lang yung bilang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sa key of G pa rin to. 3, 4. 1, 2, 3, 4. D. And 1. So, tuwing ikawan yung lipat nyo. Pero ngayon, ituturo ko yung 8 counts naman, no? 8 counts, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2, 3 and 4 and 1. So, sa G chord pa rin tayo. So, tingnan natin. 1 and 2 and 3 and 4 and 1. So yung right hand natin ay puro downstrokes lang siya. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. So ulitin ko ulit, no? sa key of G ulit tayo. Bali dun pa rin tayo sa 4 chords na yon. So ito, regardless muna tayo ng tempo, no? So ang tempo siguro natin ngayon mga 70 plus, no? 1 and 2 and 3 and 4 and 1, 2 and 3 and 4 and 1, 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Okay, so 4 chords pa rin yun, G, E minor, C, D. Kaya dapat alam nyo yung shape ng apat na yun muna, no? Kaya ito naman yung i-emphasize naman natin yung strumming. Okay? And then paulit-ulitin lang natin 'yon. 'Yun yung sinasabi ko nung nauna. Ulit-ulit siya, D, G. Or magbilang kayo sa isip nyo. Hanggang sa makabisado niyo yung chord shape. Tapos kahit mabilis yung tempo, ganun pa rin yun, ano? Diba, medyo mabilis yung tempo. Regardless kung anong kanta. 1, 2, 3, 4. Ayan, ganun pa rin yun. Mabilis lang yung tempo. Downstrokes pa rin. So yun muna yung strumming pattern natin ngayon. Down, 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 down. Four downstroke. No, sa kanila lang yung may up, down. No? Sa kanila lang yung mga ibang strumming. Pero for the meantime, yun muna. Kasi yung pinakamabilis matutunan. Bilang kayo ng 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Tingnan ko yung So sa sunod naman, ituturo ko yung ibang strumming pattern naman siya, no? So yung una kong tinuro, sa huling video na to, meron siyang video. Makikita nyo yung tutorial ko nung nauna. Sundan nyo lang siya. Kasi 4 chords pa rin nito. Sa susunod, mga ibang chords naman, chord shape. So, ito muna, no? Kasi, bakit kasi... Teka lang, ha? Kung meron kayong apat na chords na alam, or let's say isang family chords na alam, pag meron kayong kapo, ano,
capo, guitar capo. Pwedeng yung siguro i-ikon natin siya ng separate na na topic. Pero napakaganda nito. Pag may capo kayo, let's say preview lang, no. Let's say A yung chord. Pwede mong gawing G rin yun, yung chord shape niya. Sa papanong paraan, parang ililipat mo yung nut sa pamamagitan ng capo. Ito, nasa 4th fret, 5th fret ka, pero G pa rin yung chords mo. Pero sa ang tunog niyan, ang note niyan ay A. Okay? So, i-separate natin to ng lesson. So, yun muna and tutok lang kayo. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe pala and share itong video na to. So, tutok lang kayo sa Arncoustic and God bless.